Kumusta mga idol? Welcome sa ating channel. For today's video, pag-uusapan natin ang mga dapat mong i-check sa bike mo lalo na kung brand new itong nakuha or nabili. Kadalasan sa mga budget bike lang naman ito pwedeng gawin. And sa mga first time na bibili ng bike. Hindi po ako mekaniko ng bike or pro pagdating sa mga parts ng bike. Na-experience ko lang din naman kasi siya nung nakuha natin yung ating brand new na bike, yung ginagamit natin ngayon. Lalo at online ko pa siya nabili. So, pre-built na din kasi siya and yung gulong, handlebar and yung pedal na lang yung ikakabit sa frame tapos okay na. Bago natin simulan itong video, kung hindi ka pa naka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button and yung bell para updated ka lagi sa mga bago nating upload na videos. Tara, simulan na natin mga idol. Magbibigay tayo ng 5 dapat i-check sa bike, lalo na kung brand new mo itong nabili. Kung wala ka ng mga idea sa mga nabanggit natin, pwede po rin naman dalhin ito sa pinakamalapit na bike shop sa bahay nyo para at least matulungan ka din nila kung ano yung mga kailangan gawin. Ang number 1 natin ay i-check yung mga maluluwag na tornilyo sa lahat ng parts ng bike. Kadalasan kasi hindi napapasit pa ng mga seller ng bike yung sa ibang parts. Kaya sa unang gamit mo parang may mga natatanggal na parts or tornilyo. Nangyayari sa akin ito dati sa unang gamit natin ng ating bike. May isang parts na maluwag pa kaya muntik na akong masemplang sa bike. Kaya buti na lang nakapagbalansi naman ako kaya okay naman. Hindi naman tayo natumba. Pero yung parts na yun is yung stem ng ating bike. Merong isang tornilyo na hindi napasikipan, so parang medyo lumuwag yung ano yung handlebar kaya hindi ka na tayo matumba. Pangalawa natin is itong front derailleur ito at saka ayan ito. Mas maganda pagkakuha nyo siya sa bike shop or kung saan man nyo siya binili. Pwede nyo ipatono yan sa mga bike shop para at least hindi na kayo magkaroon ng problema pag nagsishift kayo sa ride. So yan, mas maganda matono to pag nakuha. So eto, yan yung sa akin kasi hindi ko siya napatono nung ano eh, nung pagkakuha natin. Siguro mga 3 months or 4 months wala natin na patono pagkakuha natin. So yun. Okay. Tapos yung pangatlo naman is itong sa may crankset naman niya. Kadalasan kasi pag habang tumatagal yung mga entry level yung mga budget bike is kapag tumagal-tagal yung meron sa part na to na tumutunog yung mga lumalago to, kaya mas maganda mapalagyan niyo din siya ng grasa or parepak ba yung tawag doon. Hindi rin natin na ipagawa yon. Pero sa ngayon okay pa naman yung bike natin na hindi pa naman tumutunog. So yun yung ating pangatlo sa listahan na dapat gawin kapag kukuha natin ng bagong bike. Pangatlo naman natin is itong gulong. Yan ito. Pinaka importante yung gulong lalo na kapag first time nyo kukuha, lalo na sa mga ano yung sa mga online. Mas maganda maipaalay niyo siya pagkakuha niyo sa mga bike shop kasi kadalasan hindi pantay yung ano niya yung pagkaka-setup, minsan umaalog or minsan gumegewang yung gulong. Kaya mas maganda talaga maipaalay niyo yung bike na yan. Pero yung gulong pala, sorry. Yung gulong kailangan niyo maipaalay sa mga bike shop. Yan. Yung sa akin kasi pansin ko medyo gumegewang na rin nga habang binabike. So hindi pa natin siya napapacheck. Siguro next time na lang. Kasi ang hindi maganda, hindi magiging pantay yung ubos ng ano ng gulong. Kaya yun yung magiging problema sa ano kapag hindi naipabalanse. Marami namang mga bike shop na nagbabalanse ng mga ano ng mga gulong. So yun yung pang-apat natin. Yan.
Tapos yung panglima natin is hindi naman siya masyadong common na kailangan ipa-check, pero mas maganda maipa-check pa rin. Yun yung preno ng gulong, yung mga brakes. Ito. Yan, yung brakes na yan, kailangan nyo ipa check din. Mas maganda maipa-check din yan sa mga shop or kung alam nyo kung paano siya ginagawa. Para syempre kapag nasa daan na kayo, hindi naman mamaya biglang sira pala yung brake nung nakuha nyo yung bike. Kaya mas maganda ma-check talaga yung brake system ng ano, ng mga bike na bagong kuha. Yun. Yung sa atin naman, wala namang issue yung sa preno. Malakas naman, kaya sa sobrang lakas, pag may preno ko, ubos yung ano, yung gulong. So, yan. Yun yung top 5 na kailangan i-check. Lalo na kung budget bike yung kukunin mo. Or yung kukunin mo sa online. Yun. Kung meron pa kayong gustong idagdag, comment yun na lang para at least malaman din ang mga kasama nating nagbabike. So yun, maraming salamat sa panonood. Sana may nakuha kayong idea. So yan, magpapaalam muna ako. See you sa next video. Ingat kayo lagi and God bless. Bye bye.